kids, welcome back to Teacher Chess channel. Join me in a day of fun and learning. Kamusta mga bata? Ang aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa ordinal na bilang mula una hanggang ikasandaan. Sa nakaraang taon, napag-aralan mo ang mga ordinal numbers tulad ng una, ikalawa, ikatlo hanggang ikasampu. Ngayong taon, ipagpapatuloy mo ang pagtuklas sa mga bagong ordinal numbers. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang matutukoy ang posisyon o pwesto ng mga bagay mula sa point of reference gamit ang ordinal na bilang sa ikadalawampu hanggang ikasandaan. Bilang panimula, ating sabay-sabay na alamin ang ilan sa mga salitang pangkaraniwan mong maririnig at makikita sa araling ito. Ang unang salita ay ang salitang ordinal. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod. Ang susunod na salita naman ay ordinal na bilang. Ito naman ang mga bilang na ginagamit upang maipakita ang pagkakasunod-sunod. Maaari itong isulat ng pasalita o gamit ang mga simbolo. At ang huli ay ang point of reference. Ito naman ang pinagsisimulan natin ng pagbibilang. Ngayon na alam na natin ang mga kahulugan ng mga salitang karaniwan nating makikita at maririnig sa araling ito, tingnan mo naman ang mga ipakikita kong larawan. Saan mo pangkaraniwang nakikita ang mga bagay na ito? Tama! Ito ang mga bagay o mga gamit na ginagamit natin upang maiwasan o malabanan ang virus na COVID-19. Mula sa mga larawang ipinakita ko, anong gamit ang nasa ikawalong pwesto? Magaling! Ang nasa ikawalo ay ang foot bath mat. Ano naman ang nasa ikalimang pwesto? Mahusay! Ang nasa ikalimang pwesto ay ang disinfectant spray. Ano naman ang nasa una? Tama! Ang nasa una ay ang alcohol. Ano naman ang nasa ikalawa? Magaling! Ang nasa ikalawa ay ang face mask. Ano naman ang nasa ikatlo? Mahusay! Ito naman ay ang face shield. Natutunan mo sa ikalawang baitang ang mga ordinal na bilang mula una hanggang ikasampu. Ngayon naman, dagdagan natin at palawakin pa ang iyong kaalaman tungkol sa mga ordinal na bilang. Narito ang mga ordinal na bilang mula una hanggang ikasyam. Makikita natin na isinulat ang ordinal na bilang mula una hanggang ikasyam gamit ang mga simbolo at salitang bilang. Narito naman ang mga ordinal na bilang mula ikasampu hanggang ikalabingsyam. Ito rin ay isinulat gamit ang simbolo at mga salitang bilang. Ito naman ang mga ordinal na bilang mula ikadalawampu hanggang ikadalawamputsyam. Ito rin ay isinulat gamit ang mga simbolo at salitang bilang. Narito naman ang mga ordinal na bilang mula ikatatlumpu hanggang ikatatlumputsyam. Ito rin ay isinulat gamit ang simbolo at ang mga salitang bilang. Ito naman ang mga ordinal na bilang mula ika-apat na po hanggang ika-apat na putsyam.
Ito rin, katulad ng mga nauna, ay isinulat gamit ang mga simbolo at salitang bilang. Ito naman ang mga ordinal na bilang mula 50 hanggang 59. Ito rin ay isinulat natin gamit ang mga simbolo at salitang bilang. Ito naman ang mga ordinal na bilang mula 60 hanggang 69. Narito ang pagsulat nito gamit ang mga simbolo at salitang bilang. Ito naman ang mga ordinal na bilang mula 70 hanggang 79. Ito rin ay isinulat natin gamit ang mga simbolo at salitang bilang. Narito naman ang mga ordinal na bilang mula 80 hanggang 89. Ito rin ay isinulat gamit ang mga simbolo at mga salitang bilang. Ito naman ang mga ordinal na bilang mula 90 hanggang 99. Ito rin ay ginamitan natin ng simbolo at salitang bilang. At syempre, ang 100. Ito rin ay ginamitan natin ng simbolo at salitang bilang. Mula sa mga ordinal na bilang na ipinakita ko, masasabi natin na ang mga ito ay maaari nating isulat sa dalawang paraan. Una, ito ay maaari nating isulat gamit ang mga simbolo. At ang ikalawa ay gamit naman ang mga salita. Sa paggamit ng simbolo, dinadagdagan lamang natin ng mga letra o titik ang mga salitang bilang. Ano nga ba ang mga titik o letra na idinadagdag natin sa mga bilang upang masabi natin na ito ay isang ordinal na bilang? Pansinin natin kung paano isinulat ang mga ordinal na bilang na nagtatapos sa isa. Kung mapapansin nyo, ang mga bilang na nagtatapos sa isa ay dinagdagan o dinugtungan ng letrang S at T. Ang mga bilang naman na nagtatapos sa dalawa ay dinudugtungan o dinadagdagan ng mga letrang ND. Ang mga bilang naman na nagtatapos sa tatlo ay dinadagdagan o dinudugtungan naman natin ng mga titik na R at D. At ang mga bilang na nagtatapos sa 0, sa 4, sa 5, sa 6, sa 7, 8, at 9 ay dinadagdagan naman natin ng mga letrang TH upang maipakita ang ordinal na bilang. Tandaan natin na sa pagsulat ng ordinal na bilang gamit ang mga simbolo, para sa mga bilang na nagtatapos sa isa, dadagdagan lamang natin ito ng mga letrang ST. Sa mga bilang naman na nagtatapos sa dalawa, dadagdagan lamang natin ito ng mga titik na N at D. Sa mga bilang naman na nagtatapos sa tatlo, ito ay dudugtungan lamang natin ng mga titik na R at D. At sa mga bilang naman na nagtatapos sa 0, 4, 5, 6, 7, 8, at 9, dadagdagan lamang natin ito ng mga letrang T at H. Ganyan natin sinusulat ang mga ordinal na bilang gamit ang mga simbolo. Tingnan naman natin kung paano isinusulat ang mga ordinal na bilang gamit ang salita. Narito ang mga ordinal na bilang mula 20 hanggang 29. Ikatatlumpu hanggang 39. Ikaapat na po hanggang 49.
Ikalimampu hanggang ikalimampu't siyam. Ika-anim na po hanggang ika-anim na po't siyam. Ika-pitumpu hanggang ika-pitumpu't siyam. Ika-walumpu hanggang ika-walumpu't siyam. Ika-syam na po hanggang ika-syam na po't siyam. Ano ang napansin mong magkakapareha sa mga salitang bilang na ginamit natin? Tama ka sa paggamit ng mga salita upang ipakita ang ordinal na bilang, ang idinadagdag naman natin ay ang salitang ika. Naunawaan mo ba kung paano ginagamit at isinusulat ang mga ordinal na bilang gamit ang mga simbolo at salita? Madali lamang, di ba? Tingnan natin kung natandaan mo ang mga itinuro ko tungkol sa ordinal na bilang. Para sa inyong unang gawain, basahin at isulat ang mga sumusunod na ordinal na bilang sa pamamagitan ng simbolo. Bibigyan ko kayo ng 15 segundo upang masagutan ang unang gawain. Tingnan natin kung tama ang mga naging sagot mo sa ating unang gawain. Para sa unang bilang, ang sagot ay 42. Sa ikalawang bilang naman, ang tamang sagot ay 34. Sa ikatlo, 57. Sa ikaapat, 60. At sa ikalimang bilang, ang sagot ay 73. Nakuha mo ba ng tama ang lahat ng sagot sa unang gawain? Para naman sa inyong ikalawang gawain, basahin at isulat ang mga sumusunod na ordinal na bilang sa pamamagitan naman ng mga salita. Muli, bibigyan ko kayo ng 15 segundo upang matapos ang ikalawang gawain. Tingnan natin kung nakuha mo ng tama ang lahat ng sagot sa ating ikalawang gawain. Para sa unang bilang, ang sagot ay 53. Sa number 2 naman, ang sagot ay 45. Sa number 3, ang sagot ay 68. Sa number 4 naman, ang sagot ay 71. At sa number 5, ang sagot naman ay 84. Para sa inyong ikatlo at huling gawain, isulat ang nawawalang ordinal na bilang ng mga sumusunod. Muli, bibigyan ko kayo ng 15 segundo upang matapos ang ating huling gawain. Tingnan natin kung nakuha mo ng tama ang lahat ng sagot sa ating huling gawain. Para sa una, ang nawawalang ordinal na bilang ay 30. Sa ikalawa naman, ang nawawalang ordinal na bilang ay 50. Sa number 3 naman, ang nawawalang ordinal na bilang ay 60. Sa number 4, ang nawawalang ordinal na bilang ay 70. At sa number 5 naman, ang nawawalang ordinal na bilang ay 100. Nakuha mo ba ng tama ang lahat ng sagot sa ating mga gawain? Sana ay oo! Bilang pagtatapos, tandaan na ang mga ordinal na bilang ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga bilang o bagay ayon sa pwesto nito mula sa point of reference. Ito ay maaari nating isulat sa pamamagitan ng salita o simbolo.
Mahalagang matutunan natin ang mga ordinal na bilang dahil magagamit natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Katulad na lamang kung gusto mong malaman kung ikaw ay pang-ilan sa pila sa pagbabayad ng mga bills, sa pagbabayad ng tuition, o di kaya naman sa pagpila mo sa pagbabayad kapag ikaw ay sumama sa iyong mga magulang sa pag-grocery. Sana ay natutunan mo ang ating maikling aralin sa araw na ito. At sana ay nasiyahan ka sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam! Thank you for watching today's video. Hope to see you in our next class.